sa video na to. Unlimited sabaw? Kasama yan ate, unlimited. Yes. We'll find the best street food ng probinsya ng Pangasinan. Mula sa paboritong pulutan ng mga tiga-Dagupan, ang Tigar Pigar. Masarap din po itong kainin kapag mayroong kasamang malamig na malamig na. Dagupan's best bangus. Paps, sa hulaan ko lang anong bestseller nila dito. Feel ko tilapia. Favorite Pangasinan pasalubongs. Para ito yung pinaka-cute na tubig na nakita ko. At sa putok-batok laman loob soup na tinatawag na kaliskes. Diba? 50 kilos ng kaliskes araw-araw, hindi na masama. Ihanda ang tiyan dahil ito ang street food ng Pangasinan. Ready ka na ba? Tara! Pangasinan is part of the Ilocos region of Luzon. Over 3 million ang population dito. May tuturing itong agricultural province na merong 14 coastal areas and hundreds of islands. Kaya naman, pagdating sa pagkain, huwag kang magtaka kung bakit mayaman sila pagdating dito. Today, I'm on a mission to eat some of the best eats sa probinsyang ito. First stop, dadayo muna tayo sa Dagupan, one of the province economical city. Nandito tayo sa Galvez Street kung saan tuwing hapon ay may mga nagbebenta ng pigar-pigar. At nandito tayo sa isang malaking eatery called MPC na sikat sa pagbebenta ng putahing ito. Halika, mapagkwentuhan tayo kay Lou, ang manager nito. Nandito tayo sa Dagupan, Pangasinan at balita ko ay isa yung pigar-pigar sa parang pinaka-traditional or local food dito sa Dagupan. Masasabi mo ba, what is pigar-pigar? Nag-start siya sa ano sa Mangaldan pero sumikat siya dito sa Dagupan. Yung pigar-pigar gawas, galing siya sa karne ng kalabaw. Ah, kalabaw siya, hindi ba? So bakit tingin mo, yung mga tiga-Dagupan or tiga-Pangasinan overall, bakit ito parang laging comfort food nila to? Anong meron ba sa pigar-pigar? Isa sa ano is yung mura siya. Then maramihan siya sa isang serving. Ang tanong ko sa dinami-dami ng mga pigar-pigar dito, para masasabi mong pagkakaiba ng MPC? Sa mga sinasabi ng customer namin na binabalikan nila sa kanila na sobrang lambot ng karne namin, minimake sure namin na maganda talaga yung quality ng karne. Kulay? Positioning? Parang uy pare, sa magandang panimula dito sa Pangasinan, kung magpo-food trip ka, eh dapat magpipigar, pigar ka. Kasama ko si paring Gino. Yes. Kamusta paps? For this episode, meet my eating sherpa, Gino TV, isang Dagupenyong food vlogger, at sasamahan niya ako sa mga best eats ng Pangasinan. Dinala mo ako sa unang Pangasinan food trip natin sa isang pigar-pigar restaurant. Pare, para sa'yo, bilang batang lumaki sa Pangasinan, yes, ano bang significance ng pigar-pigar sa inyo tuwing kailan kinakain? Dinner, mga ganun po. Mas masarap po sa dinner kasama mo yung buong pamilya. At masarap din po itong kainin kapag merong kasamang malamig na beer. Simple lang marikatos ng pigar-pigar, sibuyas, repolyo, at ang carabao meat. Nagsisimula sa pag-deep fry ng carab beef sa generous amount ng mantika. Ito ay may seasoning na asin, paminta, at MSG. Pabalik-balik ta rin hanggang maging brown and cooked. Then, ilalagay ang repolyo at hahalu-haluin. Tapos, ang mga sibuyas naman at hahalu-haluin pa rin. Pagkaluto, ay i-drain ng ating pigar-pigar to remove the excess oil. Then, ipapatong ito sa plato and then i-flip over ito. At boom, heto na ang signature pigar-pigar ng MPC. So, gawin natin, tikman muna natin. So, ito pala is gawa siya sa kalabaw. So, may makikita mo, may repolyo, may sibuyas. Tapos, basically, ginisa lang din talaga siya. So, visually, parang siyang tapa. Tapa, parang ganun. Oo, pero parang ma-oily na tapa. Tikman ko lang muna yung baka itself. Wala muna ang sibuyas tsaka yung ano, yung repolyo. Cheers! Alam mo, unang dapo sa bibig ko, alam mo kung bakit ka ng bistek Tagalog? Yun. Na may crossbreed ng tapa. Kanina, visually, no, tinitignan mo naluluto siya, kala mo oily siya. Pero hindi, it's like more on feel ko natutunaw yung fat galing sa kalabaw. So, ang gawin, tikman na yung pigar natin na may halong repolyo tsaka sibuyas. Ang sarap nun. Actually, unang beses kong kumain ng pigar-pigar. Okay. So, yung pakiramdam nito, parang unang beses kong marinig ng The Beatles. Parang ganun yung impact niya. The sweetness galing ko sa onions. Yes. Tapos yung extra healthy texture
Galing doon sa Repolyo, ano masasabi mo sa pigar-pigar sa MPC? Sa MPC po, isa po sa nagustuhan ko talaga yung lambot. Kasi sa ibang pigar-pigar, medyo matigas po siya. Ah, ganun. Tapos pansin ko ka rin, simple lang seasoning, sabi nga ni ma'am kanina. Asin, paminta, MSG. Para sa akin, pinaka nagpapalasa ng kalabaw is yung mismong kalabaw mismo. Parang perfect yung merong beer. Soft drinks, amaga na. Malamig na beer, pampabalanse. Nakita ko kanina, may hinihingi ka kay ma'am eh. Yes po. Ano bang, mayroon ba itong sausawan? Paano ba ito? Ang isang pigar-pigar din sir, mas masarap siya pag pinapartneran siya ng sausawan. Na tayo mismo ang gagawa. Sige bro, turuan mo ay. Okay po sir. Sige po, ang una po natin gagawin sir is kalamansi. Kalamansi, sige. Lagyan natin ng kalamansi. Sili. Oh, sige ako, dadalawa ako. Sige ako, lalagyan ko yung pigar ko. Ayan. Ay, ang sarap. Simple lang, soy sauce, kalamansi, sili, pang dadagdag ang hang. Pero, panalo na talaga yung pigar-pigar. Sir, alam mong tatanungin mo ako, weird lang. Pero, mas gusto ko yung pigar-pigar. Siguro with sili lang. Okay na ako dun. So, ang tanong dyan, Gino, bakit ba ito tinawag na pigar-pigar? Yan. Ang tinawag po namin itong pigar-pigar, dahil pag tapos na po siya iluto, binabaliktad po namin ito, sir. Ah, okay. Oh. Which is, ano yun, yung pigar, term yun ba? Apo, parang ibabaliktad lang po. Pangasinan word yun? Pangasinan word. Ah, okay. So, pagbaliktad, sabihin pigar. Pigar po. Ako tulad ng ginawa ni Ma'am Lu kanina, binaliktad niya yung pigar. Anyway, huling kagat tayo, what a way to start this Pangasinan food trip. Gino pare, cheers tayo. Next up, bawal naman tayong hindi kumain ng bangus sa loob ng bangus capital ng bansa. Welcome sa House of Bangus, kung saan ang mga boneless bangus ay pre-prepare ng iba't ibang luto na hindi pang karaniwan. Okay pare, nandito tayo sa House of Bangus. Paps, hula ang kulang. Anong bestseller nila dito? Hula ang kulang ha. Hindi ko alam kung tama ako. Feel ko tilapia. Joke lang. I mean, syempre, halata bangus. So, pansin ko dito pare, anong pagkakaiba niya sa mga ibang restaurant dito? Dito po sa House of Bangus, sir, is ano po, nag-cater pa sila ng ibang klaseng luto pa ng bangus. Oh, so nakita ko yung menu nila. Ang dami. May kare-kare bangus, bangus paella. O lahat at anong pwede gawin sa bangus. Pwede na lang gawin. Anyway, dalawa lang in order natin. Meron tayo ditong bangus spicy a la pobre. At meron tayo ditong kilawing bangus. E, intriga muna ako. Gusto tikman itong kilawin. May bell pepper, so may sili. Ang dami sili. Dalawang klase. Tapos may salted egg. So, kuha ako. Ayan. Ang sarap. Ay. Yung kiliti ng suka, eh, no? Parang hinihimas lang yung likod mo. Swabe lang. Swabe. Yung bangus, I mean, it's juicy, fresh, mataba. Mataba siya. Ay, ang sarap nun. Gusto ko naman tikman with salted egg. Ayun, tapos maraming sili. Alam mo kung pupunta pa ako ng Baguio mamaya, pero pwede mo naman patirin dito. Kung ito lang yung bahay ko, gawa sa puro bangus, okay lang din. Next, ito yung bangus spicy a la pobre. So, grilled bangus siya na merong parang spicy sauce sa taso. Boneless ba to? Sana boneless. Ay, ang sarap. Ibang klase. Lambot? Iba yung, sa kanina, tama ka, lambot ha. Kasi ang kapal lang yung laman eh. Totoo. Ang kapal, parang di madaya. Parang kumbaga, malusog na bangus to. Yung nakain kong parte doon, may konting taba, din may konting belly. And then, the sauce, not too spicy. It's like more on the sweet, like mustard mayonnaise type. And then, may garlic bits sa taas. Ikaw, Gino, para sa'yo, bilang batang tigadagupan, like, yung bangus ba? It's like normal na panangalian araw-araw ba? Yes, sir. Kahit hindi po nakakasawa yung bangus namin. Kasi kahit ulami mo siya, almusal hanggang apunan, eh talaga namang hindi ka magsasawa, sir. Katulad nito, sawas ang bangus, parang kare-kare, may kare-kare bangus. Hindi ko na inorin kasi medyo busog na ako eh. Nakaiba, I mean, pre, huli kagat tayo. Anyway, sa pang cheers, then proceed tayo sa next food trip dito sa Pangasinan. Kung usapang Pangasinan pa sa lubong, marahil ang tubig ang isa sa pinakapaborito ng mga turista. At sa bayan ng Mangaldan ay may hilera ng mga vendors na nagbebenta nito. Ang tubig ay uri ng rice cake na gawa sa malagkit, muscovado,
at yung coconut meat na nakapaloob sa dahon ng saging at iniihaw. Okay, nandito tayo sa maliit na bayan ng Mangaldan para kumain ng isang Pangasinan delicacy. Yung pangalan is tubig. So pare, ano ba yung tubig? Ang tubig po ay gawa sa ano po, buko na mayroong malagkit at asukal. Okay, dito, isang hilera. As in, dito sa parang bayan nila, eh, mayroong pare-pare sa stall. So, napili namin sa ate. Ate, magkano ulit isa? 4 na piraso, 20 pesos lang. So, umorder na ako. So, makikita mo, nakalagay siya sa dahon. Na sa, ang cute! Kaya pala siya, 20. Kasi para siyang small longganisa. Parang ito yung pinaka-cute na tubig na nakita ko. Parang ito yung tubig na medyo chewy. Parang kumakain ng mochi na texture niya. And then, yung coconut meat nandun, yung the sweet flavor. And then, nandun yung parang smoky toasted flavor niya. Ang sarap! Alam mo yung isa ba? O parang, nakakatuwa sa kanya. Akala ko mahaba. Yung pala, bite size siya. Kaya pala, 4-20 do. In terms of flavor, masarap siya. Simple lang eh. Asukal, karne ng nyog. Apo. Tapos malagkit. Yun na yun. Anyway pare, bago tayo makarami dito, proceed to the next food trip. From one pasalubong to another pasalubong at nandito tayo sa bayan ng Kalasyaw para kumain ng sikat na puto Kalasyaw at ang Belas ang isa sa the best na nagbibenta nito. Kalasyaw. Okay, pare, ang puto Kalasyaw, pansin ko, papansin mo, para siyang mga bite size sa puto. Sige, tikman natin. Okay. Very subtle. Not too sweet. Parang medyo sticky siya ng konti. Basically, kakanin nga lang din talaga. Pero ito yung tipo ng puto na parang masarap ilagay sa palabok. Yun, totoo. Sa pancit. Oo, oh, kapartner. Pero, pwede mo siya papakpapakin. Tapos nakakatawa lang dito, na sobrang liit niya, nagulat ka, nakakarami ka na pala. Isang kilo, 110 pesos lang. Sobrang daming flavors. Like, well, may pandan ba to? May ube? Ano ba ba yan? Strawberry, meron din. Sa mga bumibisita po dito sa Kalasyaw, isa rin po ito sa mga... Pasalubong. Medyo nakinom ka ba? At kailangan ng pangwisyo? O kaya naman gusto mo lang humigop na masarap at mainit na sabaw? Dito sa Pangasinan, ang best soup nila ay tinatawag na Kaliskes. Okay pare, touchdown, nandito pa rin tayo sa Kalasyaw. Pero ang kakain natin para sa huling food trip ay tinatawag na Kaliskes. Basically, Kaliskes is a Pangasinense word that means intestine. Ito'y ginagamit na karne para sa putahing ito. Usually, baka o kalabaw ang karne na ginagamit. At dito sa Little Sam's, ay 4-5 oras nila pinapakuluan ang laman loob at karne ng baka. Hapon ngayon, pero tila pa nang halian ang dami ng customers nila. Di magamaya ang mga staff sa pag-refill ng mga karne at sabaw ng Kaliskes dahil sobrang bilis ang turnover nito. Bakit ang mga taga-Pangasinan eh paboritong Kaliskes? Tuwing kailan kinakain yan? Araw-araw yan sir, pinabalik-balikan. Kahit walang mga sabong. Sabong? Kilala. Mas marami kasing kumakain dito sir pag may sabong. So kahit manalo o matalo ka, kakain ka pa rin ng Kaliskes? Wala, na-stress ka. Siyempre, kailangan mong kumain. O kaya, nanalo ka, magsiselebrate ka, kakain ka pa rin ng Kaliskes. Araw-araw, gano'ng ilang kilo niluluto nyo? Mga nasa 40-50. Ba? 50 kilos ng Kaliskes araw-araw, hindi na masama. Dino, order na tayo. Adyan na pa. Dito na yan. O, kasi pa dyan, pauwi yan eh. Dito tayo. Pare, huling pagkain dito sa Pangasinan, kailangan nating endingan to ng isang malupitang Kaliskes. Una step ay umorder ka lang at maghihiwa sila ng iba't ibang laman loob tulad ng isaw, tuwalya, baga at iba pa. Then, lalagyan na ng napaka-init na kaldo ng baka at kalabaw. At ito na ang sikat na Kaliskes ng Pangasinan. Makikita mo dito pare, this like a beef and kalabaw organ heaven. Halo daw to ng kalabaw tsaka baka. So, hindi mo na alam kung alin dun yung baka o yung kalabaw. So, may nakita kong tuwalya, merong veins ng puso, may isaw. Ang dami, may. As, syempre, meron din yung karne. Pero syempre, naintriga ako. Tikmo mo na yung sabaw. Ooh, okay. Tastes familiar. Para siyang gotong Batangas. Though this one is like on the saltier side. Medyo, may... Para siyang may taba ng konti na parang sebo ng konti na sa labi mo. Pero in a good way. Ooh, okay. Medyo smoky din siya. Tapos,
pure beef stock lang din ako. Malalasa mo talaga yung tagal ng pagkakaulo nung ano po. Pag kumain po tayo ng kaliskas, pwede po natin lagyan ng calamansi. Dito tayo ng onion leeks. Para may konting. Tapos sili. Ito kuha ko siguro ng karne. Ang lambot. Kahit yung lola mong 95 years old, pwedeng kainin. Nanawawala yung postiso. Pwede yung kainin to, walang problema. Ba't yung try ko eh, i-dissect kung sinakakain ako ng gutong Batangas, ilang beses na sa Batangas eh. Para silang magkamag-anak eh. Para silang magpinsan. Nagigets ko yung konting diferensya niya, may konting kaalatan siya. Pero visually nga, kulay din, maaswete. Gutong Batangas lang din. Pero feel ko nag-iiba yan dahil sa preparasyon tsaka sa lambot ng karne. Ang laking difference talaga nun. Ayan, yung parang veins ata ng ano, puso. Sige, tapos, part na rin natin sa kanin. Lagyan ko sabaw. Tapos kuha tayo ng generous bite. Nagigits ko nga. Parang hangover food. Kung di ka pang sinanaw, gagawin ko, kakain mo ng pigar-pigar. Yun yung may kasamang beer. After nung paglasing ka na, ito na titirahin mo. Dito po, so ang kagandahan sa kaliskas po, unlimited po yung sabaw. Ha? Unlimited sabaw? Unlimited po yung sabaw. Hindi ko alam yun ah. Brand new information. Kasama yun natin, unlimited. Yes po. Mali, mainit-init pa yan. Sabaw po yan, ang katakot. Grabe. Hanggat may laman. Yes po. So kahit sibuyas lang yung natitira, pwede kahit may sabaw. Yes po. Abang klase pala dito. This is a fun one day eating the street food of Pangasinan and maraming salamat sa pagsama. Huling kagat tayo pare. Uy! Dito na nagtatapos ang ating short episode dito sa napakagandang probinsya ng Pangasinan. Gusto kong pasalamatan ang aking kaibigan si paring Gino TV pare. Maraming salamat. It's been a great day eating Pangasinan food. Baka gusto mo i-promote ang iyong social media handles. Ayun po, pwede nyo pa ako i-follow sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang po ang Gino TV. Yan. Dito nagtatapos sa ating short food review sa Pangasinan. After nito, akit na ako pabalik ng Baguio. Maraming salamat sa panonood ako si Chewy. Dito sa Pangasinan, nagsasabi stay safe, good night, and goodbye! Bang! Pwede ba lumangay dito? Sir? Pwede lumangay dito? Pwede ba? Pwede naman. Pwede ba? Sir, parang babaw eh. Anyway, kailan tayo ulit tupig?